Greetings po sa ating mga kababayan, saan man po kayo naroroon. Ito pong muli ang inyong lingkod sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy Channel. Ito po ay bahagi ng ating legal aid at public service program ng inyong lingkod. At ito'y inaalay po natin sa ating mga kababayan, saan man po kayo naroroon. Sa mga subscribers po, marami pong salamat. At sa mga baguhan pa lang ng ating channel, mangyari lang po na mag-subscribe po kayo at i-click po ninyo yung like, share at saka notification buttons upang sa ganun ay kung may update po tayo ay makakatanggap ko kayo ng panibagong updates ng ating channel. At i-share po ninyo, mangyari lang itong ating video upang sa inyong mga kaibigan o kamag-anak upang sila rin po ay merong pagkakataon na mabigyan ng kaalaman tungkol sa mga issues o concerns na pinag-uusapan natin dito sa Batas Pinoy Channel. Ang ating pong pag-uusapan ngayon o paksa natin ngayon ay isang masalimuot na issue tungkol sa paano ba maiwasan ang pag-aaway sa mana ng kanilang mga magulang. Kadalasan po kasi ang hidwaan ng pamilya ay minsan naguugat, no? Naging grabe, naging serious pagdating na sa pagparti-parti ng kanilang mana, ng kanilang mula sa mga properties ng magulang po nila. Una po sa lahat, at tanda po natin na ang pag nawala na po ang magulang ninyo o sino mang magulang, isa man sa kanila o dalawa, automatic po yun. Yung estate po nila, yung properties po nila ay mapupunta po doon sa mga tinatawag nating mga compulsory heirs po nila. Okay? Ito po yung mga anak, okay? Ito po yung surviving spouse o byudo or byuda nung namatay, okay? Sila po ay may tuturing na compulsory heirs, okay? Bakit compulsory? Kasi po yan ay sinasad ng batas at ang kanila pong mana o tinatawag nating legitimate ay protektado po ng batas at hindi po ito maaring ipagkaila, no? O matapyasan, mabawasan, no? Kasi po dapat protektado ito at dapat ang kanilang partihan ay dapat equal po ang kanilang sharing. Dito po minsan nagkakaroon ng problema kasi po yung ibang heirs ay talagang ginigit na dapat equal. Pag sinabing equal, talagang kung sa lupa ay dapat walang square meter man lang, isang metro man lang na mabawas sa kanila, no? Dapat pare-pareho. Kaya lang po kuminsan hindi na po posibleng mangyari ito physically at hindi practical na talaga po magkakaroon ng equal talaga sin equal kasi po meron talagang pagkakataon o situation na hindi talaga magiging equal yung partihan, no? Konting diferensya lang pagbibigayan na kayo kasi pag hindi po kayo nagbibigayan at ito'y gagrabe yung situation at mapunta sa usgado ay mas lalo pong mabigat, no, ang inyong magiging problema, no? At tandaan din po natin na pag kayo ay ang pagtanggap po natin ng mana, no, sa magulang na mga properties nila ay kasama rin po dito yung responsibilidad, no? Halimbawa po, siyempre, pag nawala pong magulang, bago pagpaparti-partihin yan, ay meron pong taxes po yan na babayaran, katulad ng estate tax, documentary stamp tax, no? At transfer fees, no? Gastos ng abogado sa pagpagawa ng mga dokumento, may gastos po yan. At tuloy-tuloy rin po ang pagbabayad ng amilyar. So, dito minsan nagkakaroon ng problema kasi may isa o dalawa o tatlong heirs ayaw mag-share ng kanilang obligasyon at sinasabi nila, paano yan? Wala silang pera. Okay? Minsan naman po, yung properties ay ng magulang na iniwan, yung pala ay nakasanla. Okay? At siyempre, bago nila ito mapakinabangan, dapat bayaran muna yung pagkasanla nito. Otherwise, hindi po nila pakinabangan. So, dito po minsan nakakaroon ng problema. So, tandaan po natin ang pagkaroon ng mana, dalawang pong perspektibo yan. Makinabang ka,
dahil nagbenepisyo ka, pero meron ding kaakibat na obligasyon po yan, no? Yung pagbabayad ng buwis. Okay? Sino po ang magbabayad ng buwis? Dapat po ay yung mga heirs, kasi sila po yung makikinabang dito, eh. Okay? E paano po yun kung walang pera? Walang pambayad yung iba? Yung iba po ay nagkasundo sila na magbenta ng kapirasong properties at ang anumang pong mapagbilan nito ay ito pong panggagastusin, no, sa pagbayad ng mga kaakibat na buwis. Yung iba naman nagkakasundo na, sige, abunuhan muna ng isang kapatid o para pag na tapos na ay babayaran na lang, equal sharing naman sila doon sa mga obligasyon nila. At kasama po rito yung hindi lang po taxes, siyempre po may maintenance po yan, preservation ng bahay o lupa, okay? Kasama po yan, no? Doon sa obligasyon ng mga years, okay? Nabanggit na kanina na ang karapatan ng years ay equal sharing po sila, okay? At kadalasan po eh nagkakaroon ng problema kasi hindi po alam kung ano ba talaga yung batas tungkol dito, no? Kasi yung ibang magulang naman ay binibigyan ng pabor yung panganay o yung bunso o yung gitna kasi for whatever reason naging part na ng tradition halimbawa ng kanilang kultura, no? Ay dito po nagkakaroon ng problema. Para hindi po kayo maligaw kasi complicated po talaga yung batas natin sa inheritance o sa succession po. Ay ang compulsory heirs po ay pare-pareho po ang sharing sila. Okay? Pare-pareho po, walang lamangan. Okay? Kaya magbigay na lang. Okay? Ngayon, kung halimbawa merong heirs na nabigyan na ng properties noon pa, buhay pa, okay? At ito ay dinonate halimbawa, okay? Ng magulang ay napunta sa anak, napatitiluhan. Eh hindi po, pag nawatay po si magulang, ay ito po yung obligasyon ng bawat isa sa kanila, including yung namatay, ay including yung nabigyan pala, I'm sorry, ay dapat isama po ito sa inventory ng gross estate nung namatay. Bakit po? Kasi po, ito po ay considered na advance dun sa advance ng legitimate ng anak na naibigyan na. Kasi po, ang lupa pong ito, property nito na ibigay ng by gratuitous title, libre po. No? Ibang usapan po yung talagang binili nila yung property na yan, binili ng anak, may pera talagang nakinabang dito si seller o si magulang. Ibang usapan po yun. Pero pong properties na dinonate lang po ng magulang, binigay na libre, ay ito po dapat ay kasama doon sa gross estate nung namatay. Okay? Pag namatay po ang isa sa magulang, yung kalahati po niyan may pupunta doon sa surviving spouse ng kanyang as conjugal share. Yung kalahati naman po niyan ay ito pong tinatawag nating estate nung namatay. Okay? At dito po ay kung wala pong will, ay dito magkaroon ng parti-partihan yung mga compulsory heirs, itong surviving spouse, mga anak niya, at dito po ay pagpaparti-partihin equally po ang kanilang shares. Exception po, ang share po ng isang anak sa labas, no, kahit sabihin natin compulsory heirs, ayon po sa ating family code, sa Article 176, ang share po nila ay hindi po kapareho ng share ng legitimate child or children, no? Ang share po nila ay katumbas lamang ng kalahati ng share ng legitimate children. Kaya dapat po, minsan ito rin po ang pinag-ugutan ng away kasi kabinin nila anak din naman sila. O nga po, pero dahil illegitimate child po kayo at hindi po kayo kasal ng magulang ng ina mo, ay yun lang talaga ang share nyo. Mas lamang po ang legitimate children. Okay? So, yun po ang magiging isa sa mga hidwaan. Okay? Para maiwasan po ito, dapat po talaga ay umupo kayo lahat ng years, mag-usap kayo ng masinsinan, okay? Kung ano po talaga dapat ang gagawin ninyo. Ang isa pong paraan dyan, halimbawa, kung tatlo kayo, apat, o marami man kayo magkapatid at may lupa, kung maaari po, kung practical na i-divide na yung lupa, i-divide na po ninyo ng physical partition upang ang bawat isa ay magkaroon po ng sariling lote or titulo. Kasi po, pag hindi nyo ginawa ito, at pagdating ng araw, mayroong isa o dalawa niya na gustong gamitin yung properties, ay hindi niya magagawa dahil yung iba ay gusto rin gumamit, yung iba naman ay gustong ibang ipatayo. At dito minsan nakakaroon ng hidwaan. At tandaan po natin, karapatan ng bawat isa
na tagapagmana or co-heirs na mag-demand for partition doon sa properties na namana niya. At kung hindi po itong pagbigyan, ay maaari siyang dumulog sa husgado upang mag-file ng petition for the physical partition of yung kanyang mana niya. Kaya lang po, mind you, pag napunta na pong usapin sa husgado, ibang usapan po ito. Medyo madugo po ito, masalimuot, emosyonal, at maaaring tatagal po yung kaso. Okay? At ang kaso minsan po ay tumatagal, lalo pa kung matigas talaga yung mga pride ng magkakapatid, ay umaabot po yan hanggang 5, 10, 15, or 20 years sa Korte Suprema natin. Kaya mas mahalaga po talaga na magkasundo, magbigayan na lang ang bawat isa sa magkakapatid. Hanggang dito na lang po at sana nabigyan kayo ng kaakibat na aral sa episode na ito. Gustuhin ko man pong tatalakayin pa ang ibang importanteng paksa tungkol dito sa usaping mana, ay limitado po ang ating oras. At kung meron man po kayong gustong tatalakayin sa akin tungkol dito sa usaping ito na detalye, ay maaari po niyo akong sulatan sa attyrw@gmail.com. Ulitin ko po, attyrw@gmail.com. Paalala lang po, yung ating pong mga paksa na pinag-usapan natin dito, ay huwag po ninyong maituring na isang legal opinion. Kasi po, wala po tayong kakayahan sa platform ng social media na masuri po ang mga dokumento at saka po magkaroon ng masinsinang interview sa inyo upang sa ganon ay mas lalong makapagbigay tayo ng tinatawag nating in-depth knowledge, personal knowledge doon po sa inyong mga concerns and issue base doon po sa inyong mga dokumento na ating mapag o ebidensya na maari nating pag-aralan. So hanggang dito na lang at sana po ay nabigyan namin kayo ng kaakibat na information sa episode na ito. Hanggang sumuli at marami pong salamat. God bless.